Hey guys, ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, permanently work from home na kami ngayon. And so pinadala sa akin ng office itong aking computer sa opisina ko para magamit na dito sa bahay. Pero kailangan ko syempre ng table para sa kanya. Kaya gagawa tayo niyan ngayon. Para dyan, gagamit lang tayo ng napakamurang mga materyales, 3/4 plywood at 2x2 na construction lumber lang. So, first nating puputulin ay yung tabletop, at since hindi pantay yung pagkakakat ng plywood, gagamitin ko yung aking Black & Decker matrix para putulin ito. Now, pwede kang gumamit ng jigsaw, circular saw, or hand saw, pero since yung Black & Decker matrix ko yung pinakamadali kong gamitin na automatic na saw, ito na lang ginamit ko, guys. And yes, mas madali siyang gamitin kaysa sa nakikita nyo rito, no? Isang pasadahan lang yan, lalo na kung sasabay ka dun sa grain ng kahoy. Pag cross grain, medyo mahirap gamitin, pero ganun talaga eh. So yan, konting tiyagaan lang and mapuputol mo rin yan. So ngayon naman guys, gamitin ko yung ating miter saw with our stop block para putulin yung mga legs, no guys. So, yan ang maganda sa miter saw. You can do repeatable cuts using a stop block para dire-diretso na lang sa mga kailangan mong cuts, no? So, meron akong cut list para isang putulan na lang. At isang time, one time ko lang gamitin itong miter saw. So dahil hindi S4S yung aking nabiling kahoy at dahil gumamit din ako ng mga recycled na scrap wood, no, kailangan pakintabin, hindi naman pakintabin, kailangan linisin ko muna sila. Dyan gumamit ako nitong aking rotary sander, MPT rotary sander na may 80 grit na sandpaper para lang pumantay sila or luminis ng konti, no guys. So I'm not aiming, hindi ako nag-aim dito na sobrang kinis siya guys, kasi gusto ko medyo rustic pa rin yung itsura niya. So gusto ko lang mabawasan yung mga bumps niya, and yeah, luminis lang talaga yung kahoy, no. Para sa project na to guys, para mapabilis yung ating trabaho, gagamit tayo ng pocket holes. At madalas hindi ako gumagamit ng pocket holes guys, mas gusto ko yung butt joints at brad nails at screws lang. Pero sa project na ito, pinaka-effective talaga na pang fasten sa kanya na joinery na mabilis is yung kanyang is pocket holes talaga, no guys. At ang ginamit natin dito yung ating pocket hole jig na mula sa Banggood guys. Kung interesado kayo dito, meron tayong review nito, and I would consider this na superior sa Craig jig, no guys. And ang sarap gamitin nito kasi solid na solid siya. It's aluminum, mabigat, no guys, and napakadali niya lang gamitin, no, panggawa or pang barena, pangbutas ng mga pocket holes na kailangan natin. So guys, ipapasin ko na siya yung ating mga cross beams doon sa ating legs. And gagamit tayo dito ng glue and i-screw natin sa pocket holes guys. No, kung mapansin nyo guys, ang gamit natin dito is just 1 1/2 na black screw. Hindi to pocket hole screws guys. Mas maganda kung pocket hole screws yung gamitin nyo. Pero naubos na kasi mga pocket hole screws ko, so wala akong magawa. So ito muna gagamitin ko. Okay lang naman yan yung black screws actually. It works. Tinesting ko muna to. Gumawa muna ako ng sample bago ko ilagay dito sa actual na project, no guys. And mas maganda rin kung meron kang impact driver tulad nitong gamit natin para mas madali siyang ibaon dun sa kahoy, no guys.
And ayun, so you can see na madali lang siyang i-bound, hindi mo na kailangan na i-clamp actually. Basta mahahigpit yung pagkakahawak mo. And I'm using this square para siguraduhin na squalado siya, guys. So nakalimutan ko itong gawin kanina, pero kailangan kong i-round muna yung edges ng ating project para naman walang matalas na edge, para pag tinamaan ko or tinamaan ng asawa ko, eh hindi ganong masakit, no guys. So yeah, ayan, ginamit ko lang yung aking router para lang i-round over lahat ng edges niya. So guys, ito naman yung magiging cross beam niya, guys. And you can see na pocket hole din ang ginamit ko rito. Pero this time, guys, since masyadong makapal yung kahoy, hindi ko magamit yung built-in na toggle clamp ng pocket hole jig natin. So kinlamp ko na lang siya ng F-clamp. Same result din naman, guys. So yeah, okay lang yan. So yun, no? Oh, diba? And baliktarin lang and do it again. So here guys, i-screw ko na yung ating cross beams dito sa ating legs, no guys. And nilagyan ko lang siya ng glue. And then just again, 1 1/2 na screws doon sa kanyang mga pocket holes, no guys. So ito naman guys is just a piece of wood dito sa mga 6 inches, no? Dito ko ilalagay yung CPU. So malipis kasi yung CPU na galing sa office. So lagay ko lang siya sa ilalim para mas you know, space saving talaga. At ito ang pinakaayaw kong part sa lahat, ang pagliliha or sanding. Okay, so yeah, since makinis naman yung ano, yung ating kahoy, nilihan na natin yung kanina ng 100 grit. So ngayon nilihan ko lang siya ng 180, tapos mamaya is 240 grit para lang sigurado na makinis siya, no guys, at para mawala rin yung mga bumps. And yeah, yun. So guys, i-stain natin to and gagamit tayo ng Spero Walnut Stain, no guys. Nung makita nyo, kung makikita nyo guys, merong nakuin stain sa iba ilalim. Dapat ang lalagay ko dito is kulay brown, pero hindi ko gusto yung kulay masyadong dark brown. So this time I'm going to use walnut to. And again, thank you sa Spero for sponsoring this stain, no guys. So shoutout ulit kina Sir Bobby at Sir Jesse ng Spero Paints. At ito na siya guys after nating stain, no guys. So yeah, it looks really good. I really like that color. Ang ganda ng walnut color. Ngayon guys, lalagay ko naman yung mga caster wheels natin. And yung caster wheels na to is kinuha ko lang dun sa ating Yojimbo vacuum. Since hindi natin ginagamit yung gulong niya, edi recycle na lang natin. Ito yung gamitin natin dito kasi bumili ako ng heavy duty wheels para dito, pero hindi kasya sa kanya. So ito na lang gamitin natin since okay lang naman, magaan lang naman yung mismong table at yung mga ipapatong natin sa kanya. So hindi na kailangan ng heavy duty caster wheels. So since tapos na yung base, makapag-focus na ako dito sa kanyang top. And of course, lilistonin ko muna to since ang pangit nung nabili natin na plywood. Wala tayong magagawa, yan ang pinakamurang plywood na pwedeng itinda ng tingi. So pangit talaga siya. Pwede naman natin pagtsagaan yan. So lilistonan ko lang siya guys. I-glue ko lang yung liston and then i-brad nails ko lang siya.
Ngayon naman gamitin natin ang flush trim bit sa ating router para bawasan or i-trim yung ating liston. So medyo mahaba yung liston na nabili natin. So gamitin natin itong router na to para lang i-flush siya or pantayin, no guys. Kung wala kayong flush trim bit, of course pwede kayong gumamit ng katam or kahit yung inyong random orbit sander. Medyo matagal nga lang, pero it will do the trick. And ito na naman tayo, walang katapusang sanding, sanding ng sanding lang guys. So yeah, ito hindi ko na matanda kung ilang grit to, I think 100 grit din yata yung ginamit ko dito, o 240, I don't know and I don't care. Basta lang mapakinis ko siya, okay na yun guys. So guys, this time pra-primeran ko na siya. And ang gamit ko lang dito is water base na primer, no? So white primer lang guys, and ginamit ko lang siya, inapply ko lang siya using roller, foam roller para mas magandang yung kanyang hagod. So inuna ko muna yung primer guys para makita ko yung kung may mauka-uka yung mga ano sa plywood or yung mga hindi butas-butas para mamaya is mamasilya natin, no guys. Habang natutuyo yung primer guys, is niliya ko naman tong ating frame, no guys. Is this is just a 400 grit na sandpaper para lang magkaroon ulit siya ng mga rustic na yung para medyo mabakbak ng konti or magasgas ng konti yung ating stain para magkaroon pa rin siya ng mga rustic na itsura sa kanya, no guys. So guys, inuna ko na pala na ayan na to. Napinturahan tong sa baba at ngayon i-install ko na siya. Just using a brad nail dito kasi pag kinabit ko na sa taas hindi mo na to makikakabit halos, no guys. So mahirapan na ako. So ngayon ko na siya ikakabit. Binrad nail ko na lang, tinamad na ako mag-screw dito actually since hindi naman siya gagalaw at magaan lang naman yung kakabit ko sa kanya. So okay na yung brad nails. And nakakabit ko na yung top guys and brad nails din ulit. So nothing fancy here, but brad nails ko na siya sa ibabaw na guys. And yung can see na meron na siyang primer pero hindi pa siya masilyado at wala pa siyang top coat, no guys. That will come later. So inuna ko lang to para lang may secure na natin siya agad dito. Tsaka ako na siya mamasilyahin, no guys. Ito na, babatakan na natin siya and gagamitin natin is yung my favorite na masilya, Buildrite Putty Master guys. So the best talaga tong masilya na to sa lahat ng ginagamit ko. Sobrang ano lang niya, labnaw lang niya, para lang siyang toothpaste at napakadali niyang i-spread sa ibabaw ng ating ginagawa, no guys. So I'm just using this putty knife para lang i-spread siya para matakpan lahat ng mga butas na nandun sa ating plywood, no guys. So yan, sanding ulit. So gamitan na natin to ng 400 grit dito sa ating MPT 1/3 sheet sander or finishing sander guys. Mas maganda gamitin to sa mga ganitong sitwasyon kesa dun sa mga random orbit or yung ating rotary sander, no guys. So, eto na guys, pintura na natin. So, after nating i-sanding, pintura na natin ang ating top coat. And yeah, eto rin yung same na ginamit natin na primer. Actually, nagtitipid na talaga ako dito. So, ang gamit ko lang dito is water base na gloss white. So, yeah, just put it there. Iano mo lang siya. Ipintura mo lang siya. I think, ang pinintura ko dito is, I think, 4 layers, no? So that's enough. That's okay na yan para maging ano siya, matibay yung kanyang pintura. At ito na, huling sanding na to sa wakas. So ito na yung ating huling pagsasanding. Again, 400 grit lang ito para lang pumantay yung ating pintura, no guys. So para rin mawala yung mga bumps nung pintura. Yeah. So yeah, 400 grit lang. Ngayon naman guys, para dito sa ating frame, lalagyan ko lang siya ng lemon oil polish, no guys, para mag-pop talaga yung kanyang ganda using this
oil. Ang tagal na akong hindi nakagamit nito eh, namimiss ko lang siyang gamitin dito. Kasi madalas kong ginagamit is beeswax na pang polish. Pero ngayon, try natin itong lemon oil. Meron pa naman ako. And you can see na talagang maganda yung epekto niya. No? Nagmukha talaga siyang rustic yung look niya using this polish. And kung nagtatanong kayo kung saan ito mabibili, sa Ace Hardware guys, meron ito. Maghanapin nyo lang lemon oil polish. Meron ding orange polish na mas, pero mas maganda para sa akin yung lemon oil. And here is the finished product guys. I'm very satisfied. Kakulay niya yung aming floating shelves. No, it's really nice. So, thank you so much guys sa panonood. Sana natuto kayo. Ito si Gene from 11i Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!